Pagpalang araw sa inyong lahat, mga kapatid. Mga pala si Brother Emmanuel Jaime. Ako'y nagpapasalamat sa ating Panginoon sa kabutihan niya sa amin. Yung marami tayong gusto sa buhay natin, marami tayong plano sa buhay natin. Sabi ng Biblia, yung plano pa rin ng Panginoon ang masusunod. Way back nung kami pa'y nasa UAE, expect namin, makakaroon namin ng magandang buhay kasi abroad eh. Sabi nga nila, yung ang iba yung level ng life. Mas ano, mas malaki yung sweldo, mas malaki yung triple o apat na beses yun. Sinong mag-aakala after 6 months? Mawalan ako ng sweldo. Biglang akalamin, 6 months, so ganda na eh. Kung kailan nadala ko na yung pamilya ko doon, ayun na. Delay na yung sweldo namin. Sa loob ng bilang buwan eh, taon. Talagang kinausap ko na yung mismo yung may-ari ng company. Talagang sinabihan ba naman ako na magtrabaho ka lang. Sabi nga sa kanya, paano ko magtatrabaho kung wala kang pambili ng pagkain? Tinubo kami ng Panginoon sa lugar noon. At syempre, isipin mo may anak ka. Uguupa ka ng bahay. Saan mo kukunin yung pera, di ba mga kapatid? Wala kang ibang aasahan pag wala kang kamag-anak. Pero salamat sa Panginoon. Yung mga kapatiran doon, talaga magugulat ka na lang eh. Lalapit sila sa'yo. Sabi niya, Brad, pinabibigay ito ni Lord sa'yo. So ganun yung Panginoon na pinaglilingkuran natin. Para maiparating na para sa'yo. Hanggang after 4 months, pag wala pa rin, balik namin ng Pilipinas. Siyempre, pag bumalik ng Pilipinas, kailangan ng pera. After 4 months naman, mga kapatid, nagkaroon naman ako ng trabaho. At then hanggang sa dumating yung 2020 nga, pandemic na mga kapatid, bigla nalang sabihin sa akin, kailangan natin mag-boss ng tao. So we decided to go to go home. Pagdating namin dito, hindi namin alam paano mag-ano eh. Paano kami magsisimula ulit. Salamat sa Panginoon ng ilang buwan, yung mga pangangailangan namin, pinrovide pa rin ng Panginoon. At tutulungan ka ng Panginoon. Salamat sa Panginoon sa knowledge and wisdom niya. No? Para hindi nila mahalata na hindi kami nakapagbayad ng kuryente. Eh, mayroon kaming tent. Nag-tent kami doon sa labas ng bahay. Doon kami natulog. Pero salamat sa Panginoon. Meron siyang binigay na isang transaction mga kapatid. Enough yun para bayaran yung tuition fee ng anak namin. May sobra pa. Ganon si Lord eh. Pagdating namin, in-offer sa amin ni Pastor John. Wala kami idea kahit ano doon. Kahit yung mga terminologies, wala kaming idea. Yung Panginoon ang magbibigay ng knowledge and wisdom sa atin para matutunan yung mga bagay. Hindi natin alam. Pupunta kami dito sa church kasi nakatira kami sa Las Piñas eh. Apat kami. So, pag galing kami Las Piñas, bubiyahe kami. Siyempre, para makatipid kami, merong motor na pinairan sa amin si Pastor John. Ano na yan, 10 taon na yung kanyang motor. Eh. Pinairam niya yan sa amin. So, siyempre, gusto namin magsimba dito. So, Triumph, Taguig. So, kailangan namin makarating. Pag nag-grab naman kami, magkano rin ang aming babayaran? Kung makikita niyo yung Honda Wave. Nauna kong diskarte, hinahatid ko muna yung panganay kong anak. Tapos, babalikan ko sila si Sister Jean. Tapos, nung pagdating dito, mag-MC pa ako. Sabi namin, sige, Tagalog. Ano naman eh, yung gawain na yun para sa Panginoon naman yung ginagawa natin. One time naman sabi ko, parang ano, napapagod ako sa ganun. Bago naman diskarte ngayon. Meron kaming bag pala na malaki. Una-unan, bag na malaki. Doon yung mga gamit namin. Tapos, ang ginagawa ko mga kapatid, nilalagay ko yun sa harapan ng motor. Tapos, pinapasakay ko yung bunso namin doon sa harap. Sa likod ko, yung panganay namin anak. Tapos, si Sister Jing na sumunod. So, apat kami. Every Sunday, ginagawa namin yan para makatipid kami. Pagdating namin dito sa church, mga kapatid, talagang grabe yung pawis namin. Sobra. Minsan, umuulan pa. Pag umuulan, mga kapatid, meron kaming isang kapote lang. May kasya. Papunta kaming prayer meeting. Every Friday yon. Prayer meeting natin dito. Alas 9 ng gabi. Apat kami nakasakay. Mas ng loob namin. Tapos maya-maya may checkpoint ng mga police. Sabi namin, patay. Pero salamat sa Panginoon, pinakausapan namin. Sabi namin, ano po eh, wala kami mapag-iwanan ng aming mga anak. Kaya sinama namin. At salamat sa Panginoon, tinatch niya yung mga puso ng mga police. Sabi niya, sir, delikado naman yan eh. Pero siyempre, para sa mga anak niyo, sige. Pero sa susunod, huwag niyong nanguulitin ha. Sabi mo yung struggle, yung sitwasyon na magmumotor ka, apat kayo. Tapos misan, gabi na kami nauwi. Tapos madilim yung kalsada. So, lagi lang namin prayer sa Panginoon. Naingatan kami ng Panginoon. Lukuban kami ng dugo ng Panginoon. Doon namin nakikita yung kabutihan at yung protection ng Panginoon. Dagang
yung pag-iingat niya. Chinek ko yung motor, tapos sabi ko, may tunog eh. Yung kadena, ang tatanggal na yung lock. Pero salamat sa Panginoon, nakarating pa kami ng bahay. Yan yung protection ng Panginoon, no? Parang siguro pinahold niya, hawakan mo yan, sabi niya sa angel siguro. Mayaan muna silang makarating sa bahay. So, ganun yung protection ng Panginoon. Talagang nung makita namin yun, sabi namin, salamat Lord. Silang, yun ang tangi namin na sambit sa Panginoon. So, mayroon kami ganung prayer sa Panginoon. Lord, bigyan mo naman kami ng ano, mga apat ang gulong. Di kami nag-request ng tatlong gulong. Apat na agad. So, salamat sa Panginoon, no? Talagang napakabuti ng Panginoon sa buhay namin. Kaya tuwing naalala ko yung ano namin, yung biyahe namin gano'n, ay nako, yung pag-iingat ng Panginoon, baka it's an altar sa amin yun. Pag nakikita ko yung motor, evidence na kung gano'ng kabuti ang Panginoon. Yung desire naman namin na bigyan kami ni Lord ng, ano, ng apat ng gulong. Sabi nga namin, nung time na binigay ni Lord, salamat sa Panginoon. So kapag may sinabi ang Panginoon, tuto pa rin yan. Kahit minsan tayo nakakalimot, hindi nakakalimot sa kanyang mga pangako, mga kapatid. Pinrovide na ng Panginoon. Hindi lang yung sasakyan, pati yung pambayad mo, ipoprovide ng Panginoon. So salamat sa Panginoon, mga kapatid. No? meron siyang binigay na transaction sa amin. Na talagang makakabayad doon sa binigay niya. O, sabi namin, ganun pala yung timing ni Lord. Akala namin, kasi may mga prayer tayo, Lord, ganito, ganyan, bigyan mo ako ganyan. Hindi natin alam pa, inaayos ng Panginoon lahat. Gusto niya, ano, sabi nga sa Biblia, yung way niya, hindi natin way. May sarili siyang way. Yung thoughts natin, hindi yung pag-iisip ng Panginoon. May sarili siyang way. Kasi ayaw niya mapapahamak tayo, mga kapatid. Ayaw niya tayong mapapahamak. Gusto niya maganda. Always the best ang gustong ibigay ng Panginoon sa atin. Basta magtiwala lang tayo sa Kanya.